Chapter 49, verse 15 and 18. Si Buwis ay di Sabranya, anak ni Raul, si Turanya ay lakyapan, nakatira sa Blackboard at Ethiopian sa home sa Federal City, ay kayo sa pagkasal ay iso maging pakulan. Anak ni Ruben, pakulan at Madeline Delgado, nakatira sa Blackboard at Ethiopian sa home San Pedro City, Capital Consulat, April 7, 2018. Si Patrick Luna Soriano, anak ni Manilong Salvador Soriano, Patricia Lala, Raquel Luna, nakatira sa 240 Presta Ownership Holiday Home, San Pedro City, ay nais magpakasal na yung sarili pamilinan. Anak ni Manilong Sita, Pedroza, nakatira sa 70 Pagralong Street, Pulo, Manilong City. Kakasal po sila ng May 5, 2018. Si Dennis Martinez, 34 years old, anak ni Danilo Martinez sa Puerto Rico, Austria, nakatira sa 5 Maharlika Drive, United Subdivision, San Pedro City. Nais magpakasal kay Jerry Magdaso, 24 years old, anak ni Dino Marcel Magdaso at Salvation Morola. Nakatira sa Dinawa 8, San Pedro City, Laguna. Kakasal sila sa April 21, 2018. Ang sinuman ko kaya lang sa pagiging hanggang sa pagiging hindi sa mga nabanggit ay nakipagalang lamang po sa parang tanggapan o sa kongreso. Maraming salamat. Sa amin, Kristo, awa at ako.
เขาเมาที่ดื่มก็มีระวังอาวาสก็มีระวังอาวาสอาวาสไปก็มาเรียนโน้ตประวัติไปชาติมาสระนักปัตตานีตายจะผู้ให้ธรรมดาไม่ได้อาวาสอาวาสนั้นมาเป็นเรียนอีกาวัยนักปัตตาสุดโตชาชาติมาประวัติจะประมาทในเรื่องเศรษฐกิจจะมาสิ้นสิ้นนักปัตตาบาang sa kanyang pisyal ay makatulog na huwag masaya sa pag-iwag ng nakitang pag-isahan ng pagkabuhay sa pamamitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng hanggan. Amen. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuupo niya sa atin. Tayo inuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y makapatay pa.
Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong kami sabi ng Yesus, pinagulay mo, kung paano minahas sa mga si Samaras o sila, kaya hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao o pangalang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya binigay niya ang kanyang buktog na anak o pangalang sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pag-alang sinubo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang matutulang paparusahan sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang paparusahan na nananampalataya sa bukod na anak ng Diyos, muli hinahatulang ng parusahan ng hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulad sila sa panagtamparito sa sanlibutan ng ilaw, muli hinilig pa ng mga tao ang piliin kay San Juan. Sa parang masama ang kanilang mga gawa, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit ito upang hindi maiyaw ang kanyang mga gawa. Muli ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, ayayaw ng kanyang mga ginawali pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuloy ka natin sa Panginoon ng Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ngayon po ay tinatawag natin Laitarang Sabay. Sabi mo po ay dalawang beses kung nasusuot yung kulay rose, yung kulay rose. Magamang sabi ko yung pink. Na istola at kasulya. Nagpapakawal ng alit ng kagalaman, kasiyahan, rejoice. Pinapaalala sa atin, katulad din po sa Advent, may ginagawag pa yung Gaudel ng Sunday. Kapag panahon ng Lent, Laitarang Sunday. So itong linggo na ito ay linggo ng kagalaan. So sabihin ko tayo magkaroon ng kagalaan ng panahon ng Lent ng Kwaresma. Na huwag natin kalimutan na sa gitna ng ating paghahanda, kasi sabi na natin yung paghahanda, paghahanda saan? Sa muling pagkabuhay. Baka we are to engrossed in preparation. Makalimutan natin yung kadahilanan ng ang ating paghahanda na wala na ba kundi muling ito muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesu Kristo. Yung tinatawag na po natin ay sa lubang pagmamahal ng Diyos na yun yung dahilan ng ating kagalaan na pinapahalan sa atin. Ngayon, itong panahon na ito ng Paris na ay kinakailang magtapos sa muling pagkabuhay. Palagi magkasama ko, kasi ito yung liwanag na dala ng ating Panginoon sa Kristo na pinaalay ko sa Ibanghelyo natin ngayon sa isang buwan. Pumasok ang liwanag sa daigdig. Ano ang pasang liwanag? Suffering, death, and resurrection. Magkakasama ko yun. Hindi yung pwedeng suffering and death lang. Walang resurrection.
Matawagin po natin ay nagpapahalaman sa kahirapan. Hindi mo. Yung ating kagalawan ng alit ay muling pagkabuhan. Hindi na ito pwedeng sabihin natin ang resurrection lamang. Walang isa pa rin hindi. Kung ano sa mga nangyari sa atin, eskapism, hedonism. Kaya po may mga tao ngayon na makita po natin ulit kapag pinag-usapan mo na yung paghihirap, nawawala na. Kapag pinag-usapan natin ay tawagin na natin ay o tayo ay mga aawin, ang tao niya kapag nag-aawin. Pero pag nag-aawin, wala. Kasi bakit? Yun lang, resurrection lamang. Hindi, the natural flow of events ay binibigyan sa atin ng liwanag na ating Panginoon sa Kristo. Nalit, ito, suffering, death, and resurrection. Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Yun po ay kinakailangan pagkasama. Pero, ano na, we have to rejoice, pero kung may nagalak, kasi makita na ito, bahay na ito, ng Panginoon na Jesus, ang dahilan kung bakit tayo ay iniligtas na sa kasalanan. Tinutulungan tayo ng Diyos ay maunawaan natin yung ating buhay sa pagdating na ito. Ito yung tawagin mo natin ngayon ay process. Sabi ng iba ay SOP, Standard Operating Procedure. Kung tawagin naman ng iba ay life. Yan ang buhay na dapat natin malapit. Yan ang buhay Kristiyano na kinakailangan magkasama yung patungan. Without the other, hindi Kristiyano lang. So, kinakailangan natin harapin yung bagay na ito. Ito yung pinagtutuwang kagalakan. Kasi baka mga kasi pang-apat na linggo na ito, ano? Ang ating pag-aaral, baka sabihin ng kanilang, ako, baka tayo na lang ang may magsawa na sa paghihirap, pagpapakasakit, pag-aayuno at abstinensya. Nakalimutan natin yung biyaya na dulo ng muling pagkabuhay. Ay, ito yung ipinapahayag sa atin ng nais ng Diyos na maging bahagi ng ating pagdilos. At ito yung ituro natin sa susunod na generasyon. Sa susunod na generasyon. Kasi kapag hindi ko natin itong maging bahaya, ay sabi lang po natin ay yung isang bahagi, sabi na natin yan, tayo yung mangyari ano, tayo yung mga sabi ko yung mga iskabisin, libulisin. Kung saan lamang masarap yung mga tayo pupunta. Or else, at the other extreme, ay alin, ay baka tayo ay ang mangyari lamang ay magkaroon tayo ng kawalan ng lakas. At kung naman pala paghihirap. That might lead us to alin. Tawagin ako natin ay magkakaroon tayo ng depression. No? Depression. So, kaya, or sa abigan natin ay ang ating pagkaunawa ay nandun na lamang sa pag-iwag. Depression and suicide. Ngayon,
kumbala ko na yun yung epekto ng numbers na nakita natin sa suicide. Yun yung kabilang bahagi. So ito yung biyaya na kung sa atin ang pangalaman ng pagdiwa na ipinamahin sa atin ang pagkakataon na the life of the crucifixion should lead us to resurrection. Ang liwanag ng pagbihirap at pagpapatay ay magbibigay sa atin ng direksyon sa muling pagkabuhay. At ito yung bahay ng sa atin ay nakita ko natin sa patuloy ng pagkatay. Kasi bakit? Ito yung pagkatay ng Lord ng Diyos. Yung patuloy ng pagkatay sa atin ay iwasan ng masalanan. At makita ko natin ito sa mga pagbasa. So yung pagbasa na nakita natin ay mula sa book ng Chronicles. Sa libro ng Kronika. Ito kasi ay kinikwento yung mga pangyari sa buhay ng mga Israelita bilang isang bayan ng Diyos. Ikinikwento dito na lang na hati gawa ng pagkakasala at hindi pagsuloy ng bayan ng Israel. Na hati ng Israel nagkaroon ng Northern at Southern Kingdom. At yung Northern Kingdom ay sinabot. Yung tinatawag namin, hindi lang siya sa sinabot. They were to exile. Yung narinig natin, may tuloy na exiles. Kinuha ang mga Babylon yung mga leader ng Northern Kingdom of Israel. Dinala doon sa Babylon. Sabi na natin, yung malaking bahagi ngayon ng Babylon ni Galil, Iraq. Ngayon, ano nangyari? Ito na naman yung Persia, sa pamumuno ni Ciro, sa ito yung Cyrus, King Cyrus. Ayun, natatawa naman yung dalawang sa sinabot naman ng Persia ang Babylon, Iran versus Iraq. Nanalo ang Persia. Sinigaw yung mga hindi naman magkakapri yung Iran at Israel o never in the history. Pero anong ginawa ko na Persia o ng Iran? Yung mga naka-exile na mga pinuno ng Northern Kingdom of Israel, pinauwi niya sa Israel. So, kung minsan na makita natin alam, yung biyaya ng Diyos, pinapapakbal niya. Hindi direkta. Kaya parang yung mga usan yung makita po natin, pati pala biyaya ng Diyos, kung minsan ay pwede ibata ng Diyos. Na kung saan ay nakita ng kalayaan ng mga Northern Kingdom of Israel na sila ay naging malaya. Gawa ng Persia or the present-day Iran. Pwede nga ang pagkakaroon ng mga mga kumulit. Pero hindi naman po ang ipinahala ko sa atin sa kalawang pagbasa na ipinahala ko ni San Pablo. Na sa pamagitan ng sa Kristo, ibinuhos niya yung awa ng Diyos. Na nawagay ko sa ating pakinabahan. Pero yung awa na tinawag ko sa ating pangyayari, kasi yung pangapangya sa ating mga ay makita natin na yung ating paghahanda ngayon ay isang paghahanda doon sa resurrection, doon sa magandang roon ng Diyos, sa kanyang walang hanggang pagpapala at pagmamahal sa atin, na mayroong muli
na ang pakinabaha natin ang kanyang walang hanggang pagpapala at pagmamahal. So, yung anong pinapakalala sa atin yun, may resurrection. At ano yung pinakalala? Mag-reduce tayo. Kasi alam niyo sa atin ba, kumisa, tayo ang mga tao, ang nakikita lang natin ay sa haba ng ating preparasyon. Kumisa na kalimutan natin yung ating kadahilanan ng ating pagkulos. Layo, ako ang kasi nag- no, kaya ako may ay patay, ano ang epekto mo? Malaking epekto mo? Ano ang maging epekto mo? Ay, hindi na ako makusunit ang tumuha ng mabuti. Kasi ang hirap ng buhay. Hindi na kalimutan ang dahilan ng tao ngayon eh. No? Mabuti na siya kung gumawa na lang ang masama. Mas makalawa ng buhay. Hindi. Yung masasabi ko na yan, pahayag tayo ng pagkakay kasi bakit? Yan yung turo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung maraming tao ang sumusunod ko minsan sa pagawa ng mga mabuti ng mga mapakapakan o ng pagkakasal. Pero wala na rin. Akala nila, there is no resolution. Alam mo, sa mga ako'y may nagbigay ko sa akin ng si diabetes na ako sa akin, pagturo yung glucometer para malaman yung sugar. So, sabi ko ay, oh, sige, ako'y araw-araw na magduturo para malaman ko makita ko. Alam mo kami isa, ay kasi araw-araw, okay lang yung isang, dalawa, tatlo. Pero nung aking mga araw-araw, kasi tuturo ko lang, that it will take me 5 minutes para i-pray ko lang, para lumabas yung dugo, para makita ko yung sugar meter ko sa katawan ko. At kami sa mga katawan na lumakatay, tumatawag yung pamintay mo sa pagtutok kasi dapat ang minis mo rin. Masakit. Pero ito siya ngayon. Pagkat lang ng langgam. No? Pagkat lang ng why? We lost sight of the resurrection. Ganun ang epekto. When we lose sight of the resurrection, kapag nawala sa atin ang liwanag ng muling pagkabuhay. Kaya yun yung gulay ko yung pinapalaman sa atin. Rejoice! Kasi ito yung proseso. Nagkataan ang landas ka. Huwag kang manginawa. Magpatuloy ka. There is suffering, there is death, but there is a resurrection. Kaya, hindi yung bahay na ako sa mga mga nanay. So, pagkali, ilang beses na lang ako magpakamali. Ano ba yun? Huwag tayo maginawa, huwag tayo sumuko. Bakit? May resurrection. Nahirapan. Natatago. Pala na lang sa ginuliwanan na natin sa ibigay ng Jesus. Do not lose sight of the resurrection. Do not lose sight of the great mercy of God. Yun yung liwala na dapat na tumatanglaw sa bawat isa sa atin. Maduro ng ating Panginoon Jesus Cristo.
Thank you.
kumalikutan. Ang langit ay ang mga kapatid ko ang paghahari ng pinagkalutan ng ito sa mga kapatid. Ang langit ay ang mga kapatid sa mga kamay. Sa kulit niya ang karangalan sa ating kapatid sa buong sakay ang niya ang Ama namin kita, para sa pagkakaroon ng pagbibigay ng kagalingan kami ngayon ay masayang nagsisipag-aral. Kalaki ng dalangin ang ginawang kailangan, ang pagliliwang na ito ng banang ng pakinabang, ay kailuloy na wala para sa kaligtasan ng kanan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magsasawa ng mga tao. Amen. Tumayin niyo ang Panginoon. At sa inyo. At sa Diyos ang mga puso at diwa. Pinasan namin sa Panginoon. At salamatan natin ang Panginoon namin. Maraming siya ay pasalamatan. Ang manalang pangapangyarihan ng mga karapan ng ikaw ay namin pasalamatan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ang pagpapinigilan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang pag-aanda na lang para sa patuliwang ng muling pagkabuhay niyo. Kasi ang isa na nilalang ang minamahal, aming inilalaan ang panahon, kalinog naman para ganapin ang iyong kalawagan ng kapwa-tao ay lulus sa kapahin. Sa pagliliwang namin ang aming pagsilang bilang mga bagay ng isang bayan sa kanilong inagkakay ng kapaluang galap sa pagkatapos nila. Kaya kalisa ng panahakit na nagsisiawin ng pagkulong sa inyong walang humpay sa malapit.